Dayan ang makakasama nyo guys. So SMG ngayon ulit. This time sila naman na Groovic and Army Jesus. So different drop sila dito, Dayan. Mm-mm. Pero meron pa din kasing Rubik eh, which is alam mo naman nakakatakot kada meron mga Earthshaker, at least Gyrocopter on the enemy team. Kasi kahit hindi naman yung mga big ultimate sila yung makuha mo yung mga skills nila, tulad lang ng Oracle kanina, may silbi na for the Rubik. And I think they secured this Rubik dahil nasa kanila rin naman dito yung Magnus, and ayaw din naman nila na makuha ng enemy team yung Rubik na ito. Pero alam mo naman, Fissure, ano pa ba, yung hotdog ni Gyrocopter, homing missile, problema din yan pag nakuha ng Rubik. Guys, kahit ano ng mga disables, ang makuha ni Rubik is much better kasi meron siyang Arcane Supremacy, which napapahaba niya yung cast range and napapatagal niya yung duration ng mga disables or at least ng mga binabato niya dito sa enemy. Mapaslow man yan or kahit ano naman nanakaw ni Rubik, mas longer and mas better. Pero Army Geniuses, looks like eto na, ni-reveal na nila yung possible na magkasama sa lane Mars and then Earth Spirit. Pero for Army Geniuses kasi, nakita natin last time na kung ano-ano yung mga pinipick ni Narman. Gumamit siya nito guys eh, Mars na support si Narman, pero dito sa game natin, posible kasing hindi na nila isupport etong Mars, pero at least yung nakakapraning pa rin na fact na nagsupport Mars sila, malay natin maging posible dito sa may series or dito sa may game natin. For Army Geniuses, they have nothing to lose. Lower bracket na sila. Oh, that's for sure naman dito. I think dito sa game na to, medyo malaki ang kutub dito magiging gyro position 5, I believe. I think malakas din kasi yung gyro position 5 kapag dinikitan ka talaga ng yung homing missile, yun pa yung nasabi mo dito. And then yung ano kasi yung free skin nito, yung rocket barrage, actually yung pinakamasakit din, lalo na pag nag-build kasi itong si Gyrocopter. Isipin mo pag nag-magical type tong si Gyrocopter, sakit sa ulo niyan, unless kung may BKB ka, yan yung kailangan mo isipin dito. Or if you're a BKB user, which is, I think, ranking's pretty good, no? Teen mo. Mm-mm. Pwede. Pero Rate King kasi, at least, alam na dito ngayon ng SMG na as of now, wala pa namang ka-counter on the Rate King. Wala pang Diffusal Builder for Army Geniuses. AM is not in the meta as of the moment. So, Army Geniuses dito, pwede pa naman nilang solusyonan to. Yun nga lang, tumapang kasi yung SMG dahil alam nilang walang Pangolier. Eh, diba? Walang mga pwede mag-build na mid early ng Diffusal para masagutan etong Raid King. Tapos Raid King kasi, he can survive yung massive skills that Army Geniuses can provide. So, I think okay yung Raid King na pick on this second game, lalo na for Team SMG. They do have the Magnus and magbe-benefit yung Raid King pagdating sa farm with this Magnus. So, tulungan na lang din ang magiging sagot dito sa SMG. Plus, rating is a much better carry if ever carry man itong Gyrocopter ng AG. Alam naman natin yan, di ba? Hindi papalag ang Gyrocopter sa isang rating, di ba? Kung sakaling i-core nila to. Eh, kaso ngayon, na-revealed na yung carry ng SMG. Most likely carry. Saan pa ba nila to ilalagay? Army Geniuses. Ano kayo pipiliin nila? SF. So I believe this is gonna be a SF na we know for a fact na itong SF na to not a magical type hero. He's a right clicker right now dahil din sa mga reworks niya right now. Tsaka even yung pwede naman siya maging magical, yes. Pero I think naging effective lang ngayon si SF in this meta is yung right click talaga. Isipin mo, kung tumaba si SF dito and mag round 2 to si Raking, I think may damage pa rin sila eh. Diba? Even without Echo, without those big ulti spells dito Army Geniuses, he can still deal a lot of massive damage dito eh. Lalo na pag meron na siyang shard dito, isipin mo yun. Mm-mm. Problema talaga. Isa yun sa mga ayaw ko ngayon eh. Ganim shard ng SF. Nakaka-irita yung fear. Nakaka-irita yung fear sobra. Kasi yung time na 14 minutes kung saan pwede pumili yung SF ng shard is not yet the time na for sure meron kang BKB. And kadalasan, hindi mo rin naman gugustuhin na meron kang BKB ng ganun kaaga dahil pagdating ng siguro mga 20-minute mark or 23-minute mark, 6 seconds na lang yan.
So, ang hirap nun kung maglalaro ka na lang sa 6 seconds timing ng BKB duration mo. For the SF, yun talaga yung problem sa kanya. Pero sa disables kasi na meron dito yung team SMG, possible naman kasi na hindi na nila pagalawin yung SF when it comes to team fight. Gusto nila tong patayin, pwedeng i-disable na lang nila to. Kakayanin naman nila, plus may silence pa. Siguro at this point na nakikita natin yung draft ng team SMG, SF, kinoconsider niya na rin kung ano yung mga defensive items na kinakailangan niyang pilit. Pwede siya ditong mag BKB mamaya or... Hindi ko BKB ano talaga eh. I don't see Lincoln still sa game na lang. Eh. Kasi okay lang. Okay lang kasi yung Magnus lang naman yung makakapasok o yung RP lang naman yung Magnus yung makakapasok doon sa may BKB. Indahin mo na lang. More than the BKB, kailangan magpakunat ng SF. Kasi merong pampalambot yung team SMG, which is yung Lil Shredder minus armor kasi yun. So, bukod sa kunat, yung... diba? Or bukod sa BKB, kailangan ng kunat. I think tsaka din yung itong DP din kasi parang iniisip ka, masakot din siya mama kahit walang BKB. So, tama. It's a tiny. So, it's gonna be a tiny mid. I believe for dito sa Army Geniuses. So, kind of balance out lang di yung draft nila. So, kumuha sila ng SF carry and then tiny na kaya mag-burst out dito or at least makapag-minus 1 dito for team SMG sa draft nila. Pero titignan mo, 50-50, para sa akin dito sa both teams nato, parang 50-50 yung draft natin dito. Dayan, sa paningin ko lang. But, syempre, yung parang sa Army Geniuses dun sa performance nila ng game number 1, parang I think mas better lang talaga dito yung SMG if you're speak of experience wise, di ba? Oo, alam naman na natin yan. Pero for me, ang ganda ng draft ng Army Geniuses kanina pa, game number 1 pa, nagkaka-problem lang din talaga sila when it comes to execution. Kasi Tiny, anduhan nila tong hero na to para at least hindi sila masyadong mamproblema doon sa may first knife ni Raid King eh. Kasi based sa current draft ng Army Geniuses nung wala pa yung Tiny, or based sa draft kanina ng Army Geniuses nung wala pa yung Tiny, matatagalan sila na patayin yung first life ng Raid King. Pero with the Tiny nga, as their last pick, at least meron silang pang easy burst sa first life ng Raid King. And then tsaka na lang nila problemahin yung pang round number 2, which is most likely kakayanin naman din nila kasi nga hindi na nila kailangan mag-all in. Unlike kapag walang Tiny on their draft, mamomroblema talaga sila on how they would answer yung Raid King. Kasi Raid King magkakaroon na nga ng happy life. Walang ubos ng mana niya. Wala ganong papatay sa first life niya. Gyrocopter kung ikikerry man, di ba? Hindi naman siya makakapalag sa kanya. So, Raid King, okay na okay talaga. Pero with the Tiny na pick, at least good combination naman yung Tiny para sa side ng Army Geniuses. I'm just hoping na ma-force nila to into a 1-1. Kaso based sa... Kasi puro 2-0. Depende sa kung sino yung mananalo dito eh. Pag nanalo yung AG against SMG, 2-0 yan palagi. Or SMG naman, nanalo sa AG laging 2-0. Kahit i-search yung pa guys yung mga recent match sila, hindi sila nag-game 3 kahit na best of 3 ang nagiging laban. So, 1-2-0 na to kung susundan yung stats in favor of SMG. Pero guys, dahil nga nag-1-1, ulitin lang po namin ni Darkstar na dahil nga po nag 1-1, yung Army Geniuses will proceed na on the lower bracket. And then, magiging standing na natin ngayon para sa Hokori and then Execration win over the other. Execration po kasi natalo nila yung Hokori na 2-0. That's why Execration yung magpo-proceed sa upper bracket. Hokori, sasamahan naman po nila yung Army Geniuses papunta sa lower bracket. So, para malinaw na tayo lahat dyan. SMG, guys, no bearing na to sa kanila. Kanina pa. Kanina sure, pa sure win eh. Sa kanila to. Sure diba? Win na sa lower bracket. Ganun yung ano eh. Yung Nostra eh. No? So, ulit din ko kasi. Ay, pero shoutout pala dito kay KuyaNic. Sinilis ko pala. Agot ka. Agot ka. Oo, oh, nagbadali eh. Naman yung ating live stream ayan. Maganda gabi sa inyong lahat. This is our last game. Best of 2 lang po ang ating laban. So, sana masamahan niyo na kami ni Darkstar for the last game of the day. Ayan, thank you kala Joel Pasage, kala Vincent Ino, kay Shine, Shane. Hello, Don Carlo Garino. Maganda gabi sa inyong lahat. Gising, mga tropa! Last game na po ito. Isang oras na lang naman ito. So, samahan nyo na kami ni Darkstar. Oo. Kaya nagtataka guys, nagpalitan kami. Kanina, nag-i-stream sila yan. Eh,
Na medyo na mouse-mouse ata. Ay, sinisip po na ko. Guys, kahapon kasi parang inano ko, inallergy ako. Alam mo yung bahing ng bahing? Oo. Oh. Pero kasi pag, yung ano, pag ina-allergy kasi ko, hindi naman siya nagiging sipon. Parang sisiponin lang ako after ng mga bahing. Mm. Pero kahapon kasi di ko alam bakit na nung ina-allergy nga ako, pagkagising ko kanina, grabe ang sipon ko. Tapos ramdam ko sa lalamunan na parang ano eh, alam mo yun, may bara. May bara, para may bara dong ilong. Ayoko pa, yun at yung pinakaano ko pa naman guys, ayoko na sakit. Yung ubo sipon yan, ayoko niya sa feeling. Kasi, at saka ayoko kasi nga, caster ako eh. Parang singer lang kami dito guys, na inaalagaan yung mga bosses. Diba? So pagka may mga ganitong problema, na-stress talaga. Kahapon pa ako inis na inis. Oo. Bad trip talaga ako sa sipon na to, guys. Kaya ingat-ingat palagi. Kanina nagpunta ako sa may camp eh. Kung di nyo nalalaman, guys eh. Hindi ako nagtanggal ng face mask para sa safety ng lahat. Hindi, wala. Totosin, medyo low-key na rin eh. Pasensya na akong ngongo, guys. Sipon lang naman to, wala namang Pero ito, mukhang madadali na dito si Poloson, guys. But Mommy trying to chase, pero hindi tama dito yung God's Rebuke. And beats. 10 beats nga. And 5 beats pa sa niya. Sipin mo, di pa tumama yung God's Rebuke niya. At wala pa yung courier niya, Dayan. Yun na nga, namatay pa ng... Alam ko, di nakuha ni Mommy or nakuha ba ni Mommy. Pero first blood! Kaso, yun lang. Ito yung sinasabi natin, the power of SF Gyrocopter dito sa may top lane. And that first blood is brought to you by Rivalry, guys, mga sir. Ayan, kaya mag-register na kayo sa ating referral link, guys. Rivalry.com/DuPontWX to get up to $200 bonus, mga sir. And hindi lang Dota ang pwede nyo parlay kasi may grand finals tayo mamaya dun sa Focus Fire. Pwede nyo pwede yung tayaan yun. Hindi ko alam anong match yun kanina eh. Nakita ko lang kasi nag-post kanina yung poster eh. Kasi Sunday eh. Championship ata yun. Hindi ako nagkakamali eh guys. I-comment down nyo lang kung ano yun. Pero yun lang. Mukhang gaganti dito. Ito si Midwan. Meron siyang... meron siyang shockwave pero hindi gagawin. Hindi ko alam kung may shockwave ba siya or... Baka... Empower ata kinuha na ito ni Midwan eh. Pero buti na lang kama na doon si Apu with this Fate Bolt. Meron naman shockwave si Midwan. Gusto niya lang sigurong right-clickin para ma-reserve yung kanyang skill up until mabuhay ulit yung SF, mapatay ulit nila, or kahit yung gyrocopter man on the top lane. Kasi alam din ng SMG na hindi strongest duo yung SF at saka gyrocopter dun sa may top. So as much as possible, they need to reserve their skills or at least mana para hindi sila maubusan pag time na kailangan na nila. Bottom lane naman natin, na Womi, naiwang mag-isa. Yes. Kaya pala, na palang kasama, walang pamigil yung Earthshaker kasi guys, kumuha ng bounty rune. Pero yung Earthshaker naman, tatry niya yata sa may mid. Para mahirap ata sa mid eh. Kita siya. Kita siya, meron division dun yung SMG. Tsaka titignan mo kasi, kung kukuha ng bounty rune, making sure lang dito na safety yung offlane mo. Kasi, syempre, kailangan mapunta sa kanya yung creep equilibrium eh. Katulad niyan, si Womi, napapunish. Plus, may skeleton ka pa. Which is, yung stun mo, yung mas skeleton mo, dun susundan kung sino na stun na hero. Kaso, top lane pa, Varish, he's in a world of hurt, and there's the shockwave. That's mid one, getting that kill. It's a 3-for-1 tayo. Sa ating scoreline, so far, itong SMG, this is like game number one, but we'll see kung ano yung magiging bawi dito ng itong AG. Kanina, sa kanila yung first blood, but ayun nga lang, si DB pa rin ang may kill. Pero ang problema kasi, yung middle lane natin sobrang passive. Kasi mahirap talaga patay si Moon dito, kahit saan mo tignan, kahit i-gank up pa dito ng ES, may sustain pa rin. And yung Tiny naman kasi dito, alam niya naman na hindi niya mapapatay yung Death Prophet on the middle lane. Kung mag-rotate man siya, alam niya na maririsk kasi yung kanyang tier 1 mid tower. So for the Tiny, siguro makakita tayo ng rotation galing kay IYD na pag nakuha niya yung bounties like double damage, haste rune. Especially or at least haste rune. Para right after getting the haste rune, pop ngayon, punta siya on the side lane, makakabalik siya immediately sa may mid using ATP or at least pwede pa rin sa duration ng haste rune niya kung meron pa din. Kung quick kill lang
yung nakuha nila doon. Pero kung wala namang makukuha ganun si IYD, lalo na't malapit na mag-level 6 si Moon, medyo nakakatakot i-risk yung rotations coming from the Tiny. Oo. Pero mahirap din kasi kapag titos mo dito yung Tiny sa tower. Or titos mo si DP pala, rather, si Tiny to. Si DP pala sa tower. Tapos ang taas pa nung level ng Spirit Sniper mo. Tapos ang masaklap pa, 4 charges pa yan. Pwede mag... Sabagay, per level naman yun. Pag level 1, level 1, 2, 3, 4, diba? Tapos ito pa si DB, speaking pa, nagpo-pull lang dito itong si Gyrocopter, but nasi-scare out siya dito para at least maparasara siya dito mid 1. Kasi usually kapag SF Magnus talaga yung lane base, malakas to eh, di ba? Malakas si SF talaga, favorable matchup talaga. Unless kasi level, mag-level 6 si mid 1 dito, kaya niyang ERP, mga ganun stops. Kaso si Baris, kung siyang patayin to si Apo, there's a Rocket Barrage, ayun na lang, siya mapapunish doon, but SF will... Well, ano doon, ma-1-1 niya yung ating score doon, doon sa may kill. Yes, nadamay pa eh, no? Nadamay pa si Afu doon sa may top lane. Pero at least si DB, nakakuha siya ng mga return kills. Kasi yung Gyrocopter nila dito, siguro kinoconsider na nila na ally. For the Gyrocopter kasi as a support, kadalasan ang gusto lang naman natin sa kanya is the Aghanim Shard. Pag nakuha niya na yung Aghanim Shard niya dito, doon na lang siya sa may likod. Bato na lang siya ng bato ng homing missile na may Rocket Barrage na kasama. Yun na lang yung magiging trabaho ni Varish plus his ultimate. Eh, so, na yung sinasabi natin dito, Diane. Oo. Oh. And kita mo naman, yung Spirit Siphon connect sa dalawang hero na yan. Isipin mo, dalawang hero na yan. Di ba? Paano papatayin? Tinatlo na siya dito ng AG. Still, not enough to kill itong si DP. And Spirit, yung Exorcism, di pa niya nakuha dito. Then, take note. Oo. Oh. Eh, so talagang di niya pa nile-levelan as of the moment eh. Kasi alam niya namang hindi pa sila makakapush sa ngayon. Kailangan din kasi ng mga julalay ng Death Prophet on the mid lane na makakuha ng kanilang mga ultimates. Para bukod dun sa may Exorcism ni DP, sa may Midnight ko, commit may Mortimer's Kisses, may Rubik na mag-aabang sa mga counter ghost ng Army Geniuses. Or best, if kasama si Magnus for an RP, di ba? So, at least ang ganda ng nagiging skill level dito ni... or skill build na meron dito yung Death Prophet. Kasi siguro binabatuhan siya ng information na wala yung mga supports ng Army Geniuses from the side lanes. So, communication nakikita natin na nag-work out on this game para sa side ng SMG kasi walang nare-risk na lane sa kanila. Maliban na lay top lane, which is i-consider talaga natin yan kasi nga, aggressive eh. Tinatry talaga magpatayin dyan ng SF and then ng Magnus. So eventually, may mapapatay at may mamamatay sa overextension. Kaso, mumunti ka na dun ito si MKS, but good thing he's level 6, so medyo safety siya dyan. So anytime, pwede niyang kunin dito yung ulti niya. So save lang siya dito ng skill point. And si Womi, he's level 6, pero ang problema, wala siyang mana. Pero ang tanong, for MKS, sasabay niya yan? Yes, sasabay niya, pero nandiyan yung ulti. Pero walang mana dito si Womi, so wala siyang pag-reset. Kahit man Arena of Blood, pero there's a stun. Lalabanan dito ni MKS, he has face boots. Pero Norman trying to stop his tracks, pero mukhang mag-out lang. So grabe, isipin mo, 2v1. But yun nga lang, yung bad beats dito is walang mana dito si etong si Mars. Pero may mana lang si Mars doon, tingin ko kakain nila eh. Mm-mm. Pwede, or magpo-force siya ng reaction from the side of SMG, ayun. Yun lang, speak of reaction, ayun, nag-react na dito si Injured Ren. And finally, a kill dito for dito sa Army Jesus. And a badly kill kasi titignan mo, medyo passive sila. Nag-try silang kumuha ng mga kills, pero wala silang nakuha kahit anong casualty eh. Diba? Mm-mm, hirap din talaga kasi na... kumuha pa as of the moment. Kasi kung sakaling gagalaw man, yung Tiny Earthshaker Mars, tatlong melee kasi yan. So kung wala pa sila dito pang initiate na item like a dagger, para matotos lang yung Tiny, may hirapan talaga sila mag-start sa team fight. More on reaction muna yung pwedeng i-provide ng Army Geniuses as of the moment. Oo, pero there's a cookie. Catches itong si Varish, but there's yung Rocket Barrage, pero yun lang, may namatay. Actually, doon sa may middle lane, that's Moon down. With that exorcism, pero hindi ako sure kung nag-exo siya doon, ha? Pero, patay nga lang doon si Polos, and that's a killing spree for In Your Dream. So, nakita na natin yung power spike dito ni Tiny, guys. So, alam naman natin kapag like, level 8 or level 9, doon talaga yung pinaka-best power spike niya dito. And then, the RP, pero napigilan siya. Thanks to the totem, nakapag-arena blood siya. And there's the RP, stopping the tracks dito nito si Woman. There's a race.
That's a kill dito for Womi, guys. And looks like Army Jesus bringing four heroes, bringing four people down dito sa may bottom lane. And looks like there's a hot dog dito onto MKS, but MKS anya mag out, pero nandiyan na sa reinforcement dito on SMG, but no reinforcements at all. And that's DB getting that kill. So at least no for dito sa Army Jesus, that's something for them. Wala din nag TP eh. Sayang yun kasi rating yung hinahabol. I don't know if wala bang TP available para pahit man lang dito sa the DP or Rubik or at least yung Snapfire para ma-cooking niya. So, speaking of Snapfire, kulong siya. The Avalanche Toss, nowhere to run dito for Poloson. Pero isipin mo, AG, apat na hero sa online ang nagpo-push din ni Esa sa may bottom niya. Okay guys, try natin kumuha kill after kill. Kasi titira mo, medyo low cooldown space kasi yung spell nila eh. Even na walang echoes, namin isipin mo, pipi-sure ka lang eh. Lalo pag may shard na dito si Earthshaker, medyo mapipigil yung tracks dito ng SMG. Lalo na sa mga initiation dito ni Midwan. Ay nako po, nagkakaroon ng magandang simula sa ngayon yung Army Geniuses, pero for SMG, kasi nasabi naman na natin kanina na SMG is the better team the dito sa may series natin. So I think SMG is waiting for their timing sa ngayon kasi alam naman nila na hindi naman mahirap yung kanilang rating can easily transition to sa may kanilang triangle camp to get his needed farms. Which, sa top lane nila or dun sa may triangle camp nila mismo, less na yung chance na yung Raid King is magagambala pa ng kahit na sino. Lalo na't ang laging naging porterya ng teamfight ng Army Geniuses is the bottom lane and the mid itself. So yung Raid King, alam naman nila na magpuntar lang ng mga needed items niya, kakayanin niyang i-phase out itong Army Geniuses as long as he has that BKB. One BKB lang ang heroes ng Army Geniuses, guys. One BKB lang. Makukuha yun ng SMG sa timing na kinakailangan nila. Pwede na itong dire-diretso yun ng SMG to secure a 2-0 win. Yes, pero yun lang. Yung exorcism hindi na kumpleto, hindi na maximize dito ng SMG. And that's getting punished dito by Army Geniuses. Hindi pa nila na kumpleto dun yung tier 1 tower. Pero looks like itong AG, nakita na nila yung opportunity and they're gonna seal it. They're gonna take it, yung opportunity na yon. And eto si In Your Dream, RP dito for mid 1, but there's keyword for In Your Dream dahil medyo takot dito si mid 1, ha? And then the tower for Army Geniuses, isipin mo, nag-attempt dun yung SMG pero hindi nila tinapos yung gera na yon. Oo, nag-react lang din yung SMG dun. Wala eh, kasi at least siguro happy na sila na nag-survive yung hinahabol ng Tiny. Kasi yung Tiny ngayon guys, alam naman natin yung update sensitive na yung toss eh. Kailangan talaga sobrang lapit, sobrang dikit. Yung layo na meron yung Tiny kanina, maitotoss niya na dapat yun eh. Pero hindi nga nagawa dahil nga dapat dikit na talagang tabing-tabi na kayo dapat. So sayang yun for the side of Army Geniuses, but at least ang light of hope nila dito is yes, walang RP. No RP for 2 minutes, that's why pwede ulit silang mag-amok at pumatay na I think ginagawa na nga nila sa bottom lane. Ayun. Kaso si Varish will pay with his life dun sa the wording and In Your Dream. Medyo niminiwit niya dito opportunity, but there's Moon. So 3 heroes dito for SMG. Try na lang pigilan dito yung ginagawa ng AG sa maging aggression nila, trying to regain that map control. Kasi titignan mo, kailangan din mag-farm dito ni Midwan. Hindi lang naman dito itong si Ray King. Like, kailangan mo lang ba yung power, need to chill up, kailangan mo din dito at least 3 item, ako items, mga ganon. Diba? But RP is not up dito for 30 seconds. Tapos wala pang, I guess wala pang dagger dito si Midwan. Yung pa yung parang nakita ko kanina. I think mecha yung first item niya dito din. Mamaya pa talaga magiging nakakatakot yung Magnus. Pero sa ngayon kasi kailangan muna niya ng ibang magseset. Pero I think meron naman din, nandiyan yung lift ni Rubik. Nandiyan naman kasi yung mga needed disables ng SMG. Kaya hindi naman na kailangan dito mag-base from the RP, surprise RP ni Magnus. Kasi wala na mapipigil sa may RP niya. Maliban na lang kung mababurst siya ng Army Geniuses nang hindi siya nakakapagbigay ng RP. Pero kung hindi naman mangyayari yun, meron namang mga lift, may cookie, may raid fire blast to start off the team fight. Hindi naman kailangan talaga yung Magnus muna. And
Wala ka kasi nila mag-survive. Teka lang, speak up back to speedrunners. Ni Arena, hindi na mag-survive doon. Ito si Mid 1. Si, wala eh, kahit mag-skewer ka dyan, pag tinrap ka talaga dyan ng Arena, wala na. Unless BKB, pero I don't think si Mid 1 mag-BKB siya dito. Unless kung sobrang kailangan talaga din dito mag-BKB. So, all goods, di ba? Pero kasi yung Magnus na binit niya dito, more on utility din eh. Mm-mm. Siguro pwede siya dito mag-mecha. Di ko alam kung ita-transition niya na yan agad sa Greaves, pero hindi naman kailangan. Kailangan nila dito ng rate pack. Rate pack, di ko lang alam kung kailan bibilin to ni Mid 1. It's either second item or third item. Ang kinakabahala ko lang is kailan nga yung kanyang magiging dagger. When that happens. Inisip ko, dito kailangan niya siguro mag-dagger din. Wala din papasok sa nila eh. Siya lang inasa nila dito yung initiator eh. Pero speak up initiator, Narman, revealing that link dagger and that's after down. So at least no, may idea na dito for SMG na. Okay guys, may blink dagger na dito si Narman, so they need to be careful with that threatened echo slam dito for AG side. And then for dito sa SMG, trying to stick up dito sa mid lane, and this time kasama nila dito si MKS. Desolator already completed na rin dito for MKS. So mukhang after nito blink dagger, kailangan nila dito kumuha ng paraan para somehow makita nila yung resulta yung farm dito ni MKS. Oo, pero ito si Mid 1 ngayon, meron na siyang dagger, dark star. Siguro next item niya, pwede niya nang simulan yung pagbili ng raid pack. Kasi raid pack naman, kahit yung mga items before that, yung Vlads, di ba, malaki magiging tulong yan para mas mag-survive pa yung team nyo on the team fight, especially yung raid king. Para mas makapag lifesteal siya, which yun ang kinakailangan niya kasi sa draft na meron ngayon yung SMG Raid King ang uubos sa army geniuses. So kailangan niya maging well farmed all throughout the game. Number 2 na nangyayari naman din sa ngayon with the help of the Empower. Oh, speaking of helping hand dito, mukhang no help dito for SMG Arena of Blood, pero nag-miss lang dito yung spear, but Mid 1 kinakain niya yung damage dito netong si Gyrocopter, and then the Mortimer Kisses comes in, yung exorcism pinup lang dito ni Moon, so that's 2 for 1. So they're trying to chase someone else dito, but Norman is in danger, wala siyang echo, oh di siya makapag-pop dito ng echo slam, so that's a double kill for Moon, and nag-chase pa siya dyan. He has haste rune and Womi, he's in a world of hurt dito, there's a silence, nandito na lang si In Your Dream para pasalba. Ayun lang, dun ka lang napasobra dun Moon, natamaan ka ng spear plus yung right clicks dito ni GB. Kind of copy play doon for Moon. Alam mo lang ata, kayang-kaya mo mag-isa doon. Si CEO, no? Wala nang kasama, sumusugod pa. May exorcism na nga sa sarili niya. Pwede na pa-transition sa tower, no? Wala pa. Gumana eh, no? Gumana. Ito yung... Sipin, nung nandiyan pa si Regio pati ito, mas maasim sila. The one true bomb sila pa nga doon eh. Oo, magkasama sila palagi. Oh. Pero ngayon kasi, nasaan na nga ba si Bimbo? Eto, speaking of nasaan, nasaan si Gyrocopter? There's the Echo Slam, catches 3 heroes dito na SMG without Arena of Blood. No problem at all. Mukhang kailangan na mag-out dito ni Raking. Raking, he's a lot of trouble kasi 4 heroes nag-chase dito for this army genius side. The Fisher is there, pero wala silang napapatay. Only that Magnus still dying dun sa may countdown. Mag-out lang muna dito Army Jesus, but meron ng kasama in a form of Poloson. Isipin, ang ganda ng Echo Slam, but isa lang napatay nila doon yung Magnus. Oo. Oh, magbabayad talaga yung SMG sa ginawa nilang overextension kanina. Kasi yun yung pinakagusto sa ngayon ng Army Geniuses. Eh, na na-point out ko rin naman kanina na mas gusto nila at this point na sila yung magre-react on the team fight. Kasi kung sila yung mag-i-initiate na team fight, tatlo kasing melee yung nasa side nila. So may isang mariresk for sure ang positioning, which is yung tatalon. Na ang lagi naman nating nakikita na tumatalon is the tiny. So ginagawa ngayon ng Army Geniuses, hinahayaan nilang sugurin sila para ikakite na lang nila kung sino yung tumatalon sa SMG. Aray ko best, teka lang, gayan SMG this time. Kami naman, gaganti kami
and then in your dream, he's a lot of hurt dito, but he's 1/4 HP. Pero maka-out lang muna siya dito, then dagger reveal na dito for mid one. So, at least, no, aware na dito yung AG, guys. Meron na pa, meron na silang pa-setup dito. And I think meron na ata si Reeking, hindi ako nagkamali. Yes, meron na nga siya dito ng blink dagger. So, dalawang pwede mag-initiate dito for SMG. Mm-hmm. And magsusmoke sila, AG. So, if without eto si Tiny, magre-reset lang saglit, guys. Guys, re-reset lang ako. Try nyo mag-smoke kaso makakuha ng haze rune pa dito. Ito si Poloson. So, kailangan mag-ingat netong Army Jesus kasi nasa base sila. Nasa base ngayon yung SMG. Pero yun lang, makakuha pa sila ng kill. Wala siyang reincarnate doon, and that's NKS down. Arino, blood kinomit na rin. Yung Rakim, actually, wag tinamaan doon, ha. So, medyo naging overkill pa ngayon for dito sa Army Jesus. Pero yun lang, Afu. Kailangan niya mag-out. Link dagger rin. Meron na rin siya there sa Stolen Fisher. Let's see kung sino mahuhuli na. And that's In Your Dream mahuhuli. And he will punish with his life doon. Mag-out lang muna itong side ng SMG. But no, speak of SMG, they want to fight. They want to defend. But they want our pair. Yun lang ang asim mo doon. Varish, anong ginagawa mo dyan? BKB binap na rin dito for Moon. And ayun lang, may Stolen Avalanche para lang ma-slow down din si DB, and that's 3 dead on the side of Army Geniuses. This time, sila naman ang umasim. Gaganda lagi ng mga nakukuha ni Apo na skill sa side ng Army Geniuses. Fissure, Avalanche, I think best one is the Fissure. Kasi nga, mas mahaba yung mabibigay dito ng Rubik, and mas matagal din yung stun. Apo, alagaan mo na lang yung Fissure mamaya, or at least yung Avalanche. Kasi yun ang strength ng SMG, whenever may mabibigay pa silang disables on the team fight. So si Apo yung tatrabaho nun, and Apo is surviving! Kasi meron na siyang dagger eh. Oo, wait. Kung igugo man to na AG. Speaking of go-go, AG sila ang ginogo dito ng SMG. Yung Roshan, externer kasi exorcism, pero BKB pinap dito nito si Mars, or yun ang blood, and that's mid one down. No RP available, the spear is there. Patay pa dito itong si Moon. Without that exorcism, anong gagawin dito na SMG? They want more, they want blood, and that's Poloson down. That's 3 dead for them. And yung Roshan, 1/4 HP dito din. Pero ang tanong dito, i-commit ba nila yung Roshan? Pa-check dito ni Varish. I-check ko muna, guys. Paano may Roshan? Okay, guys. Ngayon. Sa atin ang Roshan. Checkmate na. Baba na HP, oh. 40% na ng HP ng Roshan. Ayun, kunin talaga yan ng Army Geniuses. And I think miscommunication din yun. Para sa SMG kasi nakapag Arena of Blood. And dun sa may Arena of Blood na cookie, mapunta sa wall yung yung Magnus. Kaya yung Magnus din namatay, bumaba ng sobra yung HP kasi nagbabounce siya papunta dun sa may wall. And hindi pa nga nakapagbigay ng magandang RP yung Mars. And first, bumili siya ng Blink Dagger. So, ayun, ako po. Nakuha na naman yung Fissure. Bumili siya ng Blink Dagger. So, okay, sana if maging patient mo na siya from the side. Bago siya mag-dagger. Kasi nangyayari, napapanis yung RP niya eh. Kanina pa napapanis eh. Agad nila pinanis dito Aegis, pero yun lang, In Your Dream nandyan din. RP kinumit na rin para mapigilin yung tracks dito netong si Tiny, and then Womi nandyan din. Pero wala pa siya Arena of Blood. 6 seconds for him, 5 seconds sa kanyang BKB. Tingnan natin kung mapapunish ba nila. Just in time, at Womi, he's a lot of hurt. Natrap siya ng dalawang Fissure, and then yung call down, then Arena of Blood finally catches in, and that's Moon going down without that exorcism. Actually, di nga niya pinap eh. Wala pa. 40 seconds down etong Death Prophet sa ngayon. Pero etong Army Geniuses, still, respeto pa lang din naman. Di, mahirap kasi dito talaga mag-take muna ng objectives eh. Kahit na Death Prophet namatay din sa ngayon, kahit na walang RP, they need to reset. And at least, kailangan din muna nilang bumili dito ng mga defensive items in order na mag-survive. Katulad ng BKB. Kasi once na magkaroon ng BKBs, yung lahat ng course of Army Geniuses, paulit-ulit lang nilang makakite sa MKS. Si MKS kasi, during the team fight, kaya natin hindi ma-appreciate yung kanyang damage is because lagi lang siyang nabibkbhan sa mukha ng AG. And alam naman natin, maski right-click ang puhunan ng Raid King, gusto ng Raid King na na-raid Fire Blast niya muna yung kanyang hinuhuli. Para talaga walang palag, di ba? Hindi makakaganti in terms of damage. Para walang galaw. Pero kapag nag-BKB kasi dito yung AG kited lagi, yung Raid King, and kita nyo guys,
Like, try silang gumalaw papunta dito sa main gate, pero yung Raid King, walang napala. So, instead of farming, Raid King, naku po, napapasama sa teamfight nang hindi niya gusto, nang wala siya napapala. And ngayon, lalaban na naman yung Army Geniuses kung kailan nakapag-spread out na yung SMG good read on the smoke of the seat. Kasi nandun yung Raid King sa top lane, DP on the bottom lane, mid yung Magnus and the Rubik. So, kita niyo kung gano'ng kalalayo yung positioning ng SMG. Buti hindi nakuha doon yung Rubik, ha? Ano yung Forced of Dagger? Layo nung narating. Ayun. So si Midwan ang mauhuli, buti na lang nakapag-Link Dagger siya. Nakaramdam. Ayan, nakaramdam. Kasi hindi siya makapag-RP ng maayos, eh. Medyo pilit lahat ang mga RP ni Midwan dito. Guys, ha? Hindi ko gusto yung nangyayari dito. Kapag... Kasi, siyempre, kapag ikaw yung Magnus, kailangan maging patient ka lang. Medyo impatient. Kaya din sinasabi natin, yung dalawang RP, at least dalawang nakuha mo doon, Wome nag-pop ng Arena Blood, but hindi niya natuloy yung combo na yon. That's a two dead side ng Army Geniuses dito, but they will take itong si Snapper, ha? So take note dito, itong SMG, but ayun lang, magre-reset agad. And, okay, binitawan mo na yung RP mo, so ako naman susugot dito if you're in your dream. Oo, bitin din kasi yung skewer doon ng Magnus, eh. Medyo nagtagal pa on the lower ground. If siguro nagdire-diretso na siya papuntang stairs and then nag-out, mabubuhay pa yung Magnus. Kailangan natin irespeto yung mga dagger items ng Army Geniuses sa ngayon. Lalo na't yung Army Geniuses, wala silang pinatatakutan. Kasi well-farmed sila, eh, during the laning phase. And during the past team fights natin, pambaka yung SMG, diba? So, kailangan natin respetuhin. May mga pamasok sila na item kung kinakailangan lalaban itong Army Geniuses. And pwede sila lumaban ulit kasi even without the presence of the Echo Slam, kaya nila, eh, dahil meron silang damage nang hindi kinakailangan yung big teammates ng Army Geniuses. Laban lang ng laban, pero ang kinukulang lang ako para sa side ng AG is Objective Gaming. May tier 1 pa sa taas ng SMG, may tier 2 pa sa baba etong SMG. So kulang sila sa pressure na ibinibigay. That's why kahit ganito katambak yung SMG, kahit halos kalahati yung kills na meron ngayon dito etong or halos kalahati, 'di ba, yung lamang ng Army Geniuses at this point of the game, hindi pa ganun kataas yung D, 3K pa lang, hindi pa umaangat 8K dahil nga in terms of Objective Gaming, fair and square lang sila. Oo. Tsaka kasi pag ganito na yung pacing ng game, usually mag-uusod na talaga dito si Ricky, like mag-skyrocket na talaga yung network niya thanks to those sa mga skeletons siya, and meron pa siyang empower, eh. Meron yung pa yung isang farming tool niya. Pero hindi niya nakakapitalize. Parang nangyayari lang dito is damage lang. Parang ibabuff out mo lang dito si Raid King. Tapos, kailangan mo pa ng BKB. This game, kailangan niya talaga ng BKB. Kasi yun na, gaya na point out mo kanina, ayaw ni Raid King yung na-interrupt yung kanyang initiation. Which is, sa ngayon, siguro, pag nagka-BKB na siya, mag-iiba yung story, ha? Pero ang tanong, mag-iiba ba yung story, ha? But speaking of SMG, eto na yata si Ricky, nag-pop na ng kanyang BKB, pero yun lang, nag-BKB dun si In Your Dream. Didn't notice na merong BKB, dinisassemble niya dun yung kanyang Echo Saber para lang makuha niya agad dito yung BKB. So mag-out lang yung both sides, and mukhang etong Army Geniuses sila naman ata yung makakuha, or at least kumuha lang sila dito na magandang initiation. Pero merong magandang ward etong SMG, pero nakikita nila yung post 1 dun ni Womi. Womi ang makita nila dyan. There's the blink in. Catches itong si Womi. Kaso nga lang, naka-BKB. Okay. Nabop na yung first life. Second life is there. The RP going in. BKB pinop dito na ito si SF. But the damage is too much. Pero meron siya shadow lane. Para lang makatakas doon. There's the Echo Stab. Counter initiation dito for Norman. Then the Rakim. Para lang makapag-provide ng damage sa space. Then Moon. Even na mer exorcism, he gets spared out of his way. Pero eto na si Apo, siya na madadali doon, and that's 4 dead down sa side dito ng SMG, and that's a good turnaround there for Army Geniuses, mga sir. And mukhang they're not done yet, they want team wipe. Na-cancel pa yung TP ni Pulosan, and that's a team wipe triple kill dito para sa gyrocopter na yan. Seems like hindi prepared itong SMG going into the last team fight. Kulang sila doon in terms of detection onto SF. Hindi nila nasundan yung SF. Walang follow-up dun sa may RP. Kanya-kanya na naging target yung SMG kasi nag-rattle sila, eh. Alam nila na or napapraning na sila. Nasa na yung Earthshaker? Nasa na yung Gyrocopter? Kumbaga, nasa na yung mga heroes ng Army Geniuses?
no detection, and then yung kanilang war dito hindi din reached yung positioning mismo ng Earthshaker. And even though reached, sabihin na natin yes, kita ko nasa nakaposition si Norman, sino yung tatalon? Once na nabigay na kasi dito ng Magnus yung kanyang RP onto one hero or sa heroes ng Army Geniuses nang walang namamatay, makakapwesto ng maganda-ganda yung mga supports ng Army Geniuses. Kasi sino bang pipigil? Wala namang pipigil eh, diba? Sa mga pagtalo nila dito. Wala namang zombies kanina doon yung Raid King. Kumbaga wala namang mag-i-interrupt sa kanilang mga dagger. SMG needs to be prepared going into the next team fight. Merong Silver Edge or merong Shadow Blade si DB. And paulit-ulit niya lang gagawin yung pumatay. Ayun, Silver Edge na pala, guys. Oo. Ang ganito, oh. Yung aaswangin lang yung SMG ng walang pabara-bara. Ito, walang pabara-bara. Ito, natamaan siya nung hotdog. Hotdog, diga, aerocopter. Tas na, matay pa dun si Moon. And then senior drink pops is BKB pero wala nang galing ng blood, pero still may damage pa rin dito yung Army Geniuses dito, mga sir. And yung hotdog, okay, matatagal man nila, natatagal nila, yun yung maganda doon. Pero si Raid King kayo mag-isa, pop ng BKB pero nandiyan yung raid pack dun sa side dito ng AJ. And then the echoes down again, Norman for the second time around, siya naman ang nagiging high-rise reel dito. And walang reincarnation to, guys. Take note, and that's MKS down. Team wipe for the second time dito yung SMG. And looks like eto na, gumagana na ang drop dito ng AEG. Dayan. Oo. Oh, that Prophet din kasi, hindi niya nagagawa yung job niya, which is to last long on the team fight. Kita mo kanina, Arena of Blood, yung kinakailangan sa kanya Fumarites from the SF, and he is dead. Okay lang sana if yung Dead Prophet is napuforce na gamitan ng Echo Slam, pero hindi kasi sa kanya pinofocus yung Echo Slam, pero namamatay siya sa two heroes lang ng Army Geniuses. And hindi yan yung Dead Prophet na gusto natin, kasi kailangan dito ng SMG na mag-play around still on the Exorcism. Pero what happened? No exorcism on that team fight. Walang RP din na maganda. Walang nananakaw etong Rubik. So after mamatay ng Death Prophet, lagi na silang nagrarattle. I don't know kung sino yung kailangan mag-initiate for SMG, pero I think bilang Magnus is an offlane. At may eto, big of Magnus dito. BKB Arena of Blood, tatlo! Sa side ng SMG, BKB na lang dito ni TB. Pero yun lang, mag-out lang muna. So alam nila lang, no damage at all, kulang kapos na kapos sila dito, and SF will out lang dun sa kanyang Silver Edge. There's the Fissure, pero hindi na block yung way dito, hindi na block yung pathway dito neto si Varish, but that's Varish down. So at least may something dito for SMG. They get the kill, that's a 2-for-1 exchange. Pero the thing here too is for AG, okay na sa kanila kasi that's a Rax. Mm-mm. Tapos na sila sa naging plano nila, mapa mid, mapa bottom man din. Power na at top na lang ang kinakailangan solusyonan ng Army Geniuses, and then yung last barracks on the bottom lane. Pero kung matatransition kasi ng SMG etong kills na nakuha nila into the Roshan, which is magsuspawn na in 1 second, mas mapapaganda or mas magkakaroon pa ng possible labawi yung SMG. Ang hindi ko lang alam is baka magkaroon pa tayo ng turnaround play dahil Echo Slam is available. Oo, pwede pa. Pero I think nila. Pero wala yata, manhid yata yung Army Geniuses dito sa game 2 natin. Oo. Pero parang hindi nila, okay guys, okay lang na. Bigyan nyo yung Aegis, sige, okay lang. As long as kailangan natin makomplete yung mga ultis natin. Pero dito sa game na to, kailangan nilang isipin si Mid 1 dito. Kasi yung mga Hortus yan dito, medyo pang turn around yun eh, di ba? Oo. Alam naman natin, ginawa yan ni Collapse. Mm-hmm. Collapse, di ba? Is the key. Yan yung may kasabihan ni skill and ability ka na whole run nila yung TI dahil dun sa move na yun. Diba? Pero which is that time OP pa yun eh. May stun pa yung Horto siya dun, but eto, no turn around to for Folosan. Binagyan na siya dito. Dieback? Oh, that's a dieback dito for dito sa kanyang sa Snapfire. Uy, pero bait in, he's gonna jump in. That's a forgetting burst. And ayun lang, nila-lockdown sila dito nung shard ni ES, and kailangan mag-scary back out dito ni Mid 1. Will TP itong si Moon, pero yung SF trabaho agad dito, and MKS popping his BKB, so he's out. But still, kaya sa kanyang Aegis, nakay Moon yung Aegis dito guys. Pero trabaho lang ni SF yung bottom lane eh.
Mm-hmm. Niyari na nga, mid 1 naman nagtatago dito sa may gilid, pero namang plano sa ngayon ng SMG kasi wala sila naging plano, hindi sila nag-smoke right after getting the Aces. Item na hinihintay nila, medyo mahal na kasi mga gusto nila dito, AC para dun sa may Raid King. Diba, medyo matrabaho, so ano, magre-resulta tayo sa farm-farm lang kahit na merong Aegis, yung Death Prophet. Parang ang hirap na nagiging galawan ng SMG, parang kumuha lang sila ng Aghanim Shard na binigay kay MKS dun sa may Roshan, and then yung Aegis, hindi nila ganong napapangalagaan. But still, with this Aegis, pwede nilang ma-prolong itong ating game number 2 hanggang sa pumabor na to para sa SMG. Kasi Raid King, makapag-farm lang din naman siya, which is hindi naman siya na-deprive dahil second siya sa ating net worth. Pero kailangan pa din ng Raid King dito ng Alalay. Alalay, mapakuki man yan na initiation, stuns man yan, or at least yung RP is the best scenario sa kanila. Isang magandang RP, Kornto Skewer, para kay Magnus, pwedeng maging game changer yon dito sa game number 2 natin. Kasi may follow-up naman eh, Mortimer's Kisses, Exorcism, hindi sila kulang. Right clicks dito ni Raid King na merong empower, meron. Kulang lang sa combo, execution, tumatalong lang. Kinapos parang nagkaka-miscom pa sila lang nga dito eh, no? Titignan mo, malakas lineup dito ng SMG, pero hindi nila napupull off yung gusto nilang makuha na combo. Dahil naunahan kasi sila dito ng Army Geniuses eh. Marang medyo masala lahat yung mga pwestuhan nila dito, Dayan. Yan yung nakikita ko lang sa draft nila. Pero ito ah. Ito, meron ng AC dito itong si Raid King. So dito man natin makita kung magpapag-provide pa siya ng damage throughout dito sa game na to. And to think na si Raid King tinutos na dito ni In Your Dream. So mag-out lang dito si MKS. Nakatakbo nga lang din, pero may na-hortos. Okay, BKB, pin up na rin. There's the Arena of Blood and then Moon! Getting punished out dito. That's mid one without that RP. 51 seconds, but he has buyback. Buyback dito ito si Moon. Or actually, that's Aegis, pero nag-miss yung timing doon na Rakim. BKB, pin up na rin dito ni TB. And you know, eto si MKS. He knows no more BKB at all. The RP is there. Catches itong two of them dito sa side ng Army Geniuses. And then the fear is there. But eto si In Your Dream. Tag in, tag out siya doon. That's a diamond. Well, meron siyang buyback. But although, meron pang damage pa ba dito? There's the Echo Slam. And the second life dito, yun nga lang. There's a second life dito for Ricky. So no more damage at all. Walang SF, no Mars. And 4 dead sa side dito ng AG. Mukhang this is gonna be a hold dito for SMG. So di na kailangan ng mag-buyback dito nito si Moon because wala na siya ng exorcism dito. Oo. Kung sakaling buhay lang din, etong si Death Prophet dun sa may nangyaring 4 heroes dead. Ngayon dito ng Army Geniuses, then may exorcism. Pwede nila itong rektahin papunta dun sa may mid lane. Pero for SMG, tatrabahuhin na muna nila i-fix yung lahat ng lanes. Kasi butas na eh. Inaakit na lang sila paulit-ulit ng Army Geniuses. So, kailangan muna nalang ayusin yung lanes nila dito. Okay, sana if madidistrekta nila eh, no? Na malalaman nilang walang buyback yung Army Geniuses. Kaso, lugi kasi sa game na to, guys, yung SMG. That's why yung one win nila on the team fight is not enough to come back dito sa may game number 2. Siguro 2 to 3 consecutive team fights sa maipanalo nila para mabalik sa kanila yung momentum, doon nila pwedeng pagbasihan na lamang sila or din nila pwedeng sabihin na comeback na itong game number 2 for the side of SMG. Tingin ko kung na-rakim agad ni Esep doon ang timingan niya. Tingin ko ano na ito eh. First buyback nga eh. Oh, first buyback ni Rizyo si DP. Tapos walang exorcism yun doon sa possible buyback niya doon. And tingin ko that would be a game dito for Army Geniuses, but na-miss timing nila yung pagkakamali dito ni DB. So, nagkaroon pa ng window opportunity dito yung etong SMG para mabuy time pa nila, getting some farms, and I think kailangan din na dito yung neto si Magnus na magkaroon pa siya dito ng magandang RP. So, yun talaga pwede pa maging win condition nila dito. Sayang lang talaga yung SF kanina. Plus the fact na nag-buyback din kasi yung Magnus. Siguro for SMG, pili sila ng mas magandang target kesa dun sa may Mars, which is yung Dadageran Skewer Hornto or Hornto Skewer dito ni Magnus. Siguro pwede SF.
Pero not the Mars. Kasi Mars, parang pag skewer mo sa kanya, magsisilbing setup lang yung skewer na yun. Not unlike yung SF na auto position. Oh, speak of auto position, SF right clicking sin, and there's the RP, hindi nakapag-BKB si TB! Kahit satanic pan lang, eto na! For SMG, this is their window of opportunity, but Nomi is in trouble. Nam-fear siya dito, and that's Nomi down. And in your dream, trying to serve, trying to get some damage, trying to hold up, pero yun lang, si Midwan, delikado siya dyan. And then Aku, he's dun sa may likod, nandun siya sa may likod para lang mapag-provide ng damage, pero hindi nila nahabol ito si Aku. That's a triple kill for Moon, and finally something for Moon, and a team wipe dito for Adrian, an ultra for him. So eto na yan, Dayan. Yung sinasabi natin, yung window of opportunity, and that's SMG looking forward to it. Mm-hmm. Yung boss nga, etong lima, ano daw, may sinabi ba? Walang yakan, ano? Direct kaabot. So, kung sino ba yung direct na nandyan sa ngayon. Eto na yung time na sinasabi ko kanina, available na yung Death Prophet. Hindi naman tayo yung Death Prophet. Yun nga lang, wala naman sila ditong exorcism, but this is the second team fight na may papanalo ng SMG. Nasabi natin, 2 to 3 consecutive team fights, diba? In order na makapag-fix sila ng lanes and then makakomeback, nangyayari na yun para sa side ng SMG sa ngayon. At nahihirapan na kasing pumbesto itong army genius kasi parang sugod sila ng sugod eh. To the point na gigil na lang sila, yung point ng sugod nila, is hindi na planado. Gigil na lang sila kasi alam nilang lamang sila. So, ang nagiging ending is pangit yung fissures, pangit yung bigaya ng mga spells nila, hindi nila nababurst yung needed target sila. Laging ganun eh. Kumbaga, pangalawang beses na silang nayayari dito ng SMG, that's why tumatagal pa itong ating game and magiging possible pa yung comeback para sa SMG. Kasi ito na yung time ni MKS. Yung raid king na sinasabi natin kanina pa na well-farmed, kayang bumuhat ng isang team, kaya niyang gawin yun dito sa may game number 2 natin, guys. Oo. We just think, eto na yun eh. Like, for AG, nami-mistiming na nila yung mga positioning nila eh. Actually, position talaga silang kakatalo eh. Eto, double damage, tingnan natin. Turn around ba to, but mid one again. May mas scary na naman siya dito on AD side. There's the call down, the RP comes in. Hindi na pina-BKB itong si SM. That's the problem when you get the RP tapos hindi ka pa nag-BKB. Lahat ng damage tatagos sa'yo. Mm-hmm. SF, hindi niya na napipindot kanina pa yung satanic niya eh. Kanina pa siya may satanic, guys, pero hindi siya pinagagalaw ng team SMG. Sayang yung turnaround na possible ma-provide ng SF once he pops out that satanic. Kasi pwedeng sumunod yung kanyang mga kampe eh. Kung slam is available, Mars nakabang dun sa may likod. Speaking of Mars dito sa likod, and that's mid one down without a buyback, but he doesn't have RP, pero yung stolen fissure dito per Aku. Pero mag-jump in dito si MKS, and that's a kill dito. That's a vanish dieback dun. Dead for 96 seconds then. Buyback dito agad dito si Earthshaker. Tingnan natin kung makapag-turnaround dito itong si Narman, but the exorcism will be buffed by Moon, and the set of frags will take down dito on the side of SMG. Pero tier 4 tower agad ang gusto nila. They know outnumbered dito yung AG. Tiny buys back. So In Your Dream is on the play dito, guys. BKB pinup na dito by Woman, then the Avalanche Toss combination, pero nabuhay pa rin siya kasi yung mga exorcism niya doon is back on track dito. Ito si Moon, so di siya mag-burst out thanks dun sa pagbabalik dun ng mga multo niya. Nabuhay pa. Pero ang kaganda rin ng mga feature dito ni Aku, ha. Small details lang din talaga. Hindi natin totally nakikita si Aku sa may screen na pinangyayarihan ng teamfight. Pero kita mo yung mga stolen features niya na kanina niya pa binibigay. Sobrang laki ng impact. Kasi pwedeng hindi na mabuhay yung Raid King or mamatay na siya doon sa may tier 4 na dinadive niya nga nung hinahabol niya dito etong Mars. Pwede na eh, pero dahil nga may presence siya lagi ng fissure, ng stolen fissure from the Rubik, napapatagal nila or nahuhuli nila yung mga needed heroes na pwedeng pigilan nila or pwedeng i-go nila from the side of Army Geniuses. Kaya nga naiipit si Gyro plus Tiny kanina eh, diba? It's because of the fissure.
So Afu with his positioning from the back line sa talaga yung nagiging reason kung bakit syempre napafollow up pa ng magandang RP yun ni mid one. Laging fissure muna or at least laging stun muna from Afu and then follow up na lang din yung RP siya. Ang reason kung bakit unti-unti ding nakakabawi yung SMG dito sa ating game number 2. Oo. Ang nila na yung lead though, 4K. 4K gold din na. Tsaka tututusin pag nagtuloy-tuloy na yung teamfight dito for SMG. Actually, isang teamfight na lang to eh. Kasi walang buyback dito yung side ng Army Geniuses eh. Tsaka ito kasi yung... Ito na yung gumagana kapag Rubik na eh, di ba? Like, kapag meron ka ng mga Blink Dagger, tsaka yung mga Aether Lens, isipin mo pag may Aghanim's Patomen, or Dayan, brad, lalakas eh, lagi makakakas ko eh. Yan nga, yung Fisher kasi talaga yung nagiging MVP, I think I agree doon. Tsaka, dami nang tatrap dun sa Fisher eh, dami na pipigilan, isipin mo pati pa yung mga pagkas ng spell, di ba? Yung aftershock pa, 'di ba? Yung shard kasi dito ni Ruby kung may shard dito yung makukuha niya spell, 'di ba? Ma-apply niya 'yon. Which is si Womi, nagche-check siya dito. There's a Fisher again. Another Fisher for both sides. So, mukhang tatrap. Mukhang nagche-check in lang sila ng Roshan. Okay, tingnan natin sino magko-contest. Sino kaya makakuha ng Roshan kasi this is the third Roshan. A refresher yung makukuha yung bibigay dito ni Roshan, guys. Mhm. Ang lamang lang ng Earthshaker, meron siyang totem, meron siyang Aghanim Shard eh. So may Earthshock, diba? Kada totem niya or kada skill niya. Saka meron siyang Echo, or at least, diba? Yun na nga, yung Earthshock lang din, yung magiging laman ng Earthshaker. Pero yung Ruby kasi, mas mahaba yung stun, mas matagal ang duration. Kaya ang sakit talaga sa ulong, harapan. Kita niya naman! Oo, harapan nga niya dito, there's Arena Blood, defensive lang. Gusto lang nila yung Roshan. Para lang ma-secure dito yung refresher shield, pero ang tanong kasi, pwede kasi bigay kay Womi yan eh. So, SF, titira lang siya dyan, pero both rate packs are up dito guys, for both sides. And then the more to worst cases comes in, but DB will wreck him para lang ma-secure Aegis. Yeah, ma-secure nga niya dito Aegis, pero with one will collect dun sa other side. Yung refresher plus the cheese, and then the RP, another RP! Judges said the two of them, pero Aegis nandiyan pa rin, but they still have the damage. Ang tanong dito for the SMG side, pero si MKS, he will die for the first life dito. BKB pinapta rin dito by moment. Then the cooldown comes in. Then there's an Echo Slam comes in. Pero kapos ang damage dito. But SF will die for his first life. Pero nasaan yung damage dito for the side dito ng AG. But ayun lang, actually buyback na agad dito for the SMG side. So ang tanong, sino ba madadali? But ayun yung sinasabi natin, Dayan. Once na yung damage dito ng AG, kapusin. Kapusin talaga sila dito. Di nila na... Wala, buybacks din kasi. Kumbaga bukod dun sa may Russia na pinag-aagawa ng both sides, pinakamahalaga na kasunod is yung buybacks, which is yung SMG came prepared. Meron silang mga needed buybacks. Kahit na medyo malayo, yung mga towers at titipihan nila na manage pa rin nila makabalik on the team fight and Afu's presence of mind. Namatay pa lang, namatay, kakamatay niya lang, buyback na agad sa sabay dagger, sunod-sunod lang siya dun sa may team fight, papunta dun sa may river. Kasi alam niya eh, nakailangan siya. Wala man siyang fissure, pero hoping na lang siya na dun sa may pupuntahan niya sa rush pit, may makukuha siyang mas better na skill. And isipin mo, SMG, yung threat na lima pa rin silang lumalaban, wala kang natitake down, and nakikita mong lima pa rin silang sama-sama, yung kasi yung nakakatakot eh. Kahit na nag-buyback na to, sabihin mo, eh wala ka namang echoes lang. Wala naman ng Arena of Blood kanina. Except nyo, wala na din. So, yung mga dapat sumagot sa heroes ng SMG, na takedown na ng SMG, nasolusyonan na kanina pa. Oo, eto, susolusyonan na nila dito si Mars. Mars, walang BKB. Eto, actually, meron na siya. Nag-pop na siya ng anyang BKB, pero mag-out lang siya. Di siya makapag-pop na Arena Blood, pero eto si SF, racing in etong si Ricky. That's a first life for him. Second life, pin-up na rin. There's a reincarnation, so mag-reset lang muna dito yung side ng SMG. But there's the RP. Eto na naman, yung SF na naman na-catch dito. Di na naman dapat BKB. Then the voice of his case, pero yung Echo Snap, nasaan? Nandun sa abila, and that's MKS down without a buyback down for 100 seconds. Pero Moon pops his exorcism. Siya na daw ang damage dealer nila dito. And then the fear comes in. Yung shard dito ni Moon trying to stop
time to drop the stocks dito nito si SF, but SF is a lot of hurt dito. Kailangan niya mag-out Silver Edge para lang makapag-out sa dyan. Then the Satanic comes in para lang makapag-lifesteal. And looks like itong SMG finally medyo nagpo-fall apart sila dito. And then in your drip TP doon sa may tier 2 tower, that 4 dead side dito ng SMG. And they're looking for more. They want pull also sa team wipe, but the buyback dito for Moon. Pero ang tanong, siya lang mag-isa, walang buyback yung kasama niya doon. Alam mo yung nakakatuwa din dito, Darkstar. Sure na lower bracket yung Army Genius sa SMG. Sure na upper bracket sila kahit ano pa maging resulta ng laban natin. Pero kita mo kung gaano nila pinaglalaban yung win, yung pride, yung ego dito sa may game number 2 natin. Napaka-pride eh! Kasi wala na eh. Kahit manalo matalo dito, Army Genius is manalo man sila, sure na lower bracket pa rin sila kasi kailangan nilang manalo ng 2-0 malinis against SMG para ma-upper bracket sila. SMG naman, second sila. Upper bracket na sila, sure. Kahit nung laban nila kanina, di ba, sure na upper bracket kanina pa yung SMG. Pero nilalaro nila as best as they can. Laban na laban dito, guys. Ito yung SMG, yung both sides, kung tutuusin. Na hindi ko na nga alam kung sino pa yung mananalo, pero looks like Army Jesus to. Yes, Army Jesus na dito. Clearly on the hands of them and no backups dito for Moon and Wind 1. And that's a GG call. And Army Jesus ties this series into 1-1. This is sa ating best of 2. So even gaya na sabi ni Dan dito, lower bracket na sure dito Army Jesus. Pero pride pa rin kasi pinaglalabanan nila dito din eh. Tsaka yung mga bet ng mga tao, kita nyo naman guys, manalo matalo, hindi binigay, walang paglalaro, hindi pumik ng mga heroes na pangit. Pinaglaban din talaga nila yung ating mga taya. So kung mananalo or matatalo man tayo dito, di ko alam kung may masisisi pa ba kayo eh, no? Pero ganda, ganda ng series din natin na to, guys. Pero update lang din naman pala dun sa sinasabi natin kanina na Execution versus Hokori, dahil nga laglag na yung Army Genius sa papuntang lower bracket, nag-win over the other po yung Hokori at saka Execution. Execution na 2-0 yung Hokori last time. Nang, ayun na nga, na 2-0. That's why Execration will advance to the upper bracket. So, ang mga upper bracket teams natin, Fnatic, Team SMG, Boom Esports, and then Execration. Last game na po natin to, guys. And back and forth pa yung naging laban natin, which is sobrang ganda para ginising pa nila tayo, guys. At ni-ready pa, papunta dun sa may CSGO naman na laban na papanoorin nyo. Kasi sabi nga ni Darkstar kanina, meron naman daw tayong Grand Finals dun sa may ating CSGO. And binabroadcast natin yan, guys, sa Focus Fire Gaming. So, kung nanonood kayo or kung gusto nyo pa pong mag-bet, pwedeng-pwede nyo pong gawin yan, guys, sa Rivalry registration link natin nasa may pinned comment. Tinatry kong tingnan, guys, ay, yung brackets natin Grand Finals ngayon. Eh. Actually, ongoing na, guys, so pwede pa yung mag-bet. Lumipat na kayo, guys. Wala na madami-dami pang dada. Lumipat na kayo sa Focus Fire Gaming. Pero tinitignan ko kasi dito, guys, if anong bracket para ma-update ko din kayo. Pero wala pa kasing nilalabas na bracket para sa playoffs. Ayan. So, siguro baka mamaya mag-post na lang din yung Kuya Nick or basta mag-update na lang din tayo sa kung saan man or sino man yung makakalaban ng mga teams natin from the upper bracket and lower bracket dito sa may BTS. Pero guys, sa mga gusto tumaya, we have our official broadcast ng CSGO Dots. Di ko alam kung anong tournament to. ESL Pro League. ESL Pro League. Ayan, ESL Pro League. So guys, andyan na din yung odds sa inyong mga screen. So kahit sana di tayo nagsis-CS ko, guys. 44 minutes, wala kayong late, guys. So pwede na kayo pumunta dun sa may Focus Fire Gaming, mapa-Facebook man, or YouTube. So thank you guys so much for watching. Shoutout kala Jing, kala Joshua, kala Mark, Luigi, kala Arvin, Erpio, kala Kenneth, Hoxon, yun, kala Angel Bird, Kidato. Maganda-magandang gabi, guys, sa inyo lahat. Magpapaalam na kami ni Darkstar and magpapahinga. And thank you guys so much. We'll see you guys again tomorrow. Bye-bye! Playoffs na!